Yo, what's up sa inyo mga boss? Magandang hapon mga boss. Ayan, so yon, welcome back again to my YouTube channel mga boss. And maraming salamat sa pagbisita dito sa aking YouTube channel. Ako si MD Vlog. So shoutout muna sa lahat ng mga susubaybay dito sa aking YouTube channel. So yon, wag na natin patagalin mga boss. Alam ko excited na kayo sa bago kong i-upload. So yon, let's go. At this moment mga boss, andito nga pala tayo ngayon sa tropa natin. Kaya paring Makoy. So yun, sa video nito mga boss, i-review namin yung version 1 ng Aerox. Malupit dito mga boss, hindi ako yung magre-review kundi si Sir Makoy, si Paring Makoy. Shoutout sa buong family nito at sa mga tropa natin dyan. So yun lang, keep on watching mga boss. Let's go! Good day sa inyo mga tol, mga boss, ni Mac, no? Saan man kayong panig ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World! Nandito po tayo ngayon na pinireview natin ng Aerox na ito. Okay. So, ngayon, masasabi ko, bilang hindi naman ako may-ari nito, ha? Kumbaga ba ako lang yung nag-ayos, ako yung nag-mumuditing, okay naman ang Aerox. Year 2020 version 1. Ha? Kita nyo naman. 3 years in the making. Pero, ang tinatagbo niya pa lang is, wala pang 7,000 kilometers. Bakit? Kasi, mas mahal ko ang motor kaysa sa babae. Ang gets niya. Okay. Ano, pros and cons ng Aerox? Pros and cons, ako, sabi ko nga, lahat naman ng motor, hindi perfecto, may mga depekto. Eh, pero ang importante dyan, masaya ka ba? Pag ba pinihit mo ang throttle is, nasisilihan ka ba? Yung para bang pagka umakap ka ng babae, masaya ka. Pero dapat eh, pagka nag-ano ka ng throttle, dapat masaya ka. So, ngayon, na-testing din ito ni Paring Mark kanina. At isang stock na Aerox, okay naman. Kaya lang, siyempre, ginawa siya ng kasa, ginawa siya ng manufacturing, ng engineering. Hindi naman sila obo. Magagaling yan, kaya nga nila. Kaya lang, mas pinili nila yung maging optimal lang yung makina. In a way na hindi siya malakas, mabibitbit niya sa enough na power, tapos fuel efficient. Pero kung ikaw is mahilig ka sa medyo racing-racing ng konti, siyempre, magkakaroon ka ng konting adjustment. May lang yung CVT, andyan na yung mga programa ng ECU, pero I don't go further that kasi masyado na complicated. Although pwede naman, kaya lang, sa mga, minsan kasi binabiyahe siya ng malayo, so mas gusto ko yung durability na enhanced lang. So ngayon, ano ba ang binago ng Kuya Makoy dito? Ito lang, tanging binago, CVT, at saka yung air filter. Yung CVT natin, nakatono yan, straight 11. Shoutout nga pala sa idol natin, ha. Yung nasa Mulacan. Anong name niya? Anong name niya? Ano yun? Z1 Garage. Alam na nila yan. Idol natin yun. Yan. Straight 11 sa pulley. Pero hindi pa siya naka-pulley na racing pulley. Stock pulley pa siya. Straight 11 ng grams. Tapos 1,200 RPM na clutch spring and center spring. So ngayon, tatanungin nyo, kayo Makoy, sabi mo, okay naman pala ang stock, bakit ka pa nag-adjust? Sabi ko nga, I want to enhance, I want to maximize yung potential ng 155cc niya. And in a way na mamamaximize mo yung potential ng 155cc, eh syempre, kailangan mag-adjust ka ng konti. Kaya ang CVT, yan yung nagsisimbing yung transmission na natin. So the more na RPM na gine-generate mo, the more na masisipat siya na mas malakas. So yun, nag-adjust tayo na, mas matigas na spring, mas magamang bola. So, aalis siya sa mas mataas na RPM. Para example, nagdadrive ka ng manual. Kung sa stock na set na 800 RPM, tapos yung 30 blocks, kakambyo ka sa mababang RPM, yung na cambio. Ito hindi, pwede mo siya ikambyo sa mas mataas na RPM na hindi ka nalulunod. So, ngayon, ano ang ayaw ko sa Aerox? Baka magtampo eh. Magsabi ako ng ayaw ko eh. Hindi, actually, kung meron man akong ayaw, siguro, oy, mga, bakit mo lang kickdown? O, mahirap kasi yung ganito. Gaya niya, pag nalobat ka, mahirap kasi dyan, wala kang kickdown. Kung baga ba, hindi ka makapag-start, insider, magpaglano ka, yung jumper, yung booster cable, sa kapwa mo motor, yun, pwede. Unlike ng mga talagang disipa, there's a chance na kumandar. Pero overall, okay naman. Nga lang, pagka mahilig ka na sumingin sa traffic, medyo hindi siya ganun kadaling singit. Tapos, isa pang issue ko sa'yo, Yamaha. Bakit ang pangit ng shocks mo? Seryoso. Butal, binili ko naman siya eh. Ang pangit ng shocks mo. Pati sa harapan, lumalago to. Pero ano lang naman yun. Kumbag ba, hindi naman siya gano'ng big issue. Kaya lang, sabi ko, hindi natin. Siyempre, nasa Pilipinas tayo. Hindi natin alam yung lubak ng malalalim kung kailan tayo maglilubak, kung kailan tayo masasalto, kung sa salitang kaliit.
Kaya yan, mapapansin nyo, pinagawa ko siya sa EV Moto. Sir Don, shoutout Sir Don. EV Moto, sa mga shocks, talaga sila yung expert. Gumastos lang yata yung value ko din, parang 3,000, 4,000. Pinaayos yung shock, pina-stage 3. Heavy duty. Yun lang, until now, since 2020, maganda kalim mo. Ito na lang ang problema, yung stock. Kaya hopefully sana mapalitan. And then yung gulong, okay naman. Ito naman Yamaha, 100,000 na yung motor mahigit. Hindi mo lagyan naman Michelin. Sorry sa IRC ah. Pero, ang IRC kasi, ano siya, hard compound. In a way, na matagal talaga siyang mudbud. Ang kaso, madulas din siya, konting basa, random mo na talaga may dulas. Unlike ng mga, sabi ang brand ah, Pirelli, Michelin, talaga alam naman. So yun. Ano pa? Ikaw, Tol, ano ba ba ang tanong mo sa akin? Regarding, siyempre, ikaw may mga aspiration ka sa motor. Ano ba ba yung mga gusto mong tanong? Question and answer portion tayo. Kasagot si Robin Padilla. Ang tanong ko, Tol, sa loob ng 3 taon, ano yung mga sakit? Ano yung mga naging sakit ng ulo niya? Sakit ng ulo, wala naman. Ang naging problema pa lang ito, yan, ngayon, yung brake light switch. Pag start mo, ano na siya? Nakailaw na kahit ikaw pa nakapisil. Pero minor lang naman yun. Madali naman siyang palitan. Siguro, matter of 350. Okay naman yun. Tsaka, ang ginagamit ko rin kasi dito na lang is, dati okay naman yung yama doon. Kaya lang, meron talaga akong ginagamit na subok ko na. Kasi 34 years old na ang kuya, mukha lang 22. Pero, ang simula bata ako, nagmotor ako ng 8 years old. Talagang ginamit na namin yung point is pepro ka. Mag-endorse na ako! Nandito na rin lang naman. Ito guys. Ito ang gamit ko. Yan. Sigurado wala kayong mako-complain sa langis na yan. Tol, ang next na tanong ko, pwede ba yan sa Euro Icon 110cc? Pwede na eh. Pwede. Lalo na yun, meron kasing version to na talagang exclusive for scooter. Ito kasi ginagamit ko to sa Ranger. Pero yung isa, meron ako niyan na pang scooter talaga. Okay. Tapos yung iba dyan, pagka nalagay pa ng Alitims. Pero pagka ganito na kasi ang nilagay mong langis, okay na yan kahit hindi mo nalagay ng Alitims. Kasi ang characteristic ng Vertua, mostly lahat ng langis. Pag nakapatay ang makina, mag-drain down yan, pababa. Parang sa kaya nasa oil pan, kung tawagin. Ang karakteristik ng langis na ito, may naiiwan sa bakal. Kaya the moment na mag-crack ka ng makina, yung metal-to-metal na kaskasan, naiiwasan. So mas mapaprolong mo yung makina. Kasi doon tayo nagkakaroon ng too much stress pag ini-start mo yung makina from cold start. Kasi mas mataas yung power. Kaya yung starter, yung cranking yan. Habang nagka-cranking yan, matindi yung kiskisa para mag-start siya. Pero dahil nga sa ganyang langis, madali siya mag-start. Napansin mo rin ngayon na pag push start mo, smooth. Yes. Dahil sa Vertua power tech. Ang Vertua, baka naman! Vertua, baka naman. Oo, dalawa kami, oh! Yes. Dalawa kami, oh! Ano yung vlog mo, Tol, ha? Contactin nyo na lang yung vlog niya, oh! Vertua, pwede yan. Ako si MD Vlogs, mga boss. So, tanong natin kay Power, kay Vertua kung magkano naman yung price niya o yung SRP niya. So, yung SRP nito, kadalasan, ano yan eh? Nasa ranging ng 400. In-average na natin 400. So, mura pala siya, mga boss, no? Si Vertua. Sulit. Ilang take siya? Actually, ito. Ang claim nila is up to 3,000 kilometers. So sulit, pero sa akin kasi, kahit anong langis, kahit anong sabihin mong ganda, mas maganda na every 1,500, magpalit ka na. Okay. Kasi, aanin mo ba naman yung mahal na langis? Kung mas makapatagal mo pa rin yung makin mo sa mas malinis na langis, iba pa rin siyempre yung bago na bago. Okay. So sa when it comes naman tayo sa gas, ano yung ginagamit mo, premium or unleaded? Dati, nag-start ito sa kapatid ko, unleaded, 91. So, marami magsasabi, hindi kasi nare-require kasi ng R5. Ngayon, marami yung gamaktol. Sinubukan niya ng 95 ng Caltex, 95 ng Shell. Gumanda. Hindi ko sinasabing tumulin, ha? Hindi ko sinasabing tumulin. Pero nung nag-97 siya ng racing ng Shell, although talaga yun ang, para sa akin ha, the best based on my experience, pinaka the best. Bakit? Kasi ang 97 rating na octane, ang maganda dyan, mas mataas yung compression ratio na nire-require niya. So, ibig sabihin, mas mababa yung tendency na magkaroon tayo ng tinatawag ng piston slap na piston slap. Whatever you want to call it, basta may iiwasan yun. Kasi pag 91 octane, nagkakaroon tayo ng early combustion, tawagin. Kaya like ng 97, mapapansin nyo rin mga tol, try nyo. Magkarga ng 97, 91, 95, mapapansin nyo yung difference. Kasabihin nyo, parang tumulin, hindi po siya nadagdagan ng top speed. Pwedeng magbago yung manner ng pagtakbo niya. Yun ang sigurado pag sa gasolina pero wala. Pero yung sabihin mong lumakas ng todo, hindi naman. Minimal yung effect. So, sunod na question natin. Kung magbabago ba kaming mga
91 unleaded users, eh, hindi naman kaya magkaroon siya ng effect sa makina? Effect sa makina, or pwedeng mag-cause na masira or mamatayan kami ng... Hindi naman. Kasi still gasoline. Huwag mo nalalagyan ng diesel. Kasi kaya nga minsan, di ba? Nagpansin sa ibang manual, nakalagay 91 or higher. Bakit? Kasi yun ang mas nire-require nila ni manufacturer na gasoline niya. Kasi mas malinis yung mas matataas na octane. Kasi, kagaya niya, pag 91, dumating ka sa point na 30,000, 40,000, gusto mo i-refresh yung makina mo, nababa, overall. Makikita mo yung piston mo, hindi. Unlike na nga, medyo madilaw-dilaw na mauli. So, ano yung mas better sa, ano, sa motor? Di ba, meron tayong FI and CARB. So, para sa amin, ano kaya yung mas the best na ma-advise mo when it comes sa based on my experience. Premium or unleaded? Ako, based na sa experience. Sa CARB. Actually, CARB, parang wala nang pinipiling talaga ang CARB. Ang ano lang sa CARB, parang mas madali lang siyang balita. Kasi, hindi mo siya problem. Okay. Unlike yung FI, talaga merong computer box yan, matawagin nila eh. Unlike nung sa, yan, kaya yung rider ko na CARB, ikaw na mag-a-adjust nun eh. Dito, hindi mo siya pwedeng i-adjust ng minor eh. Meron talaga siyang parang yung CARB din na nakadikit doon para sa computer box. Kung ECU, tawagin nila engine control unit. Yan. So, anong ma-advise mo sa mga kukuha ng Aerox? Kukuha ng Aerox? Huwag na kayong mag-atubili. Huwag na kayong mag-alilangan. Aerox and Max, kahit alin dyan, panalo kayo eh. Pero sa edad ko, 34, pasensya ka na. And Max ako. Bakit? Eh, kasi syempre, tumatanda na ang kuya mo ko eh. Ito, medyo binatilyo pa ito eh, mga pang 20s ito eh. Kaya nasa 30s na tayo, siyempre magpunta tayo sa NMAX. At saka, hopefully, sana, soon, makakuha na natin yun. Pero, walang bintahan ng Raider na mangyari. yun. Lalo na ngayon pala, bintahan, gumawa kayo ng NMAX. Mas lumakas na yung makina na yung compression rate niya. Bakit? Alam ko, nagbawas sila ng palaman dito sa gasket. Nagbawas sila yata ng dalawang gasket. So, mas mataas na yung compression rate na ngayon. So, mas maganda yung pag-load. Kaya maraming sabi, mas malakas yung version ko natural. Mas mataas nga yung compression ratio. Ganun yun. Yes. So, anong advice mo sa lahat ng mga motor riders dyan? Ako, motor riders, ride safe, lagi. Drive at your own risk. Kumbaga ba, halimbawa, siyempre lahat naman tayo eh. Actually nga, bago pa na tayo pinanganak, mukha nasa dugo na natin yung karerahan. Kasi, ito mo, sa habang ginagawa ko pala nanay tatay mo, nag-uunahan na kayo. Yes. Nag-uunahan na kayo, kaya... given na sa atin yung racing mode. Ang ano lang dyan, kailangan yung skills mo enough doon sa motor mo. Kasi may marami dyan, huwag mo motor, malakas ang motor ko. Ang problema, hindi naman nila na-polish yung skills nila. Kaya nangyayari, nabidisgrasya. Simple lang kasi, ginagamit nila yung motor nila na sobra-sobra para sa skills nila. Yun lang, talagang practice nyo may higing mga motor nyo. Hanapin nyo kung saan nyo talagang sweet spot kasi lahat ng motor, sinasabi mo sa inyo dahil siya may sweet spot. Yun lang yung kailangan mong huliin. Pag nakuha mo yun, pag mumukhang bisikleta ang motor, kahit ano pakalaki yan. Kasi ang kuya mo ko, nanggaling din sa big bike. Awa ng Diyos, wala namang disclasya. Kahit maraming crybaby dyan. yun. Basta ingat lang at saka, importante, kahit na mabilis ka umalis sa stoplight, kay misis ka pa rin mag-i-stop. Yes. Diba? Yun lang naman yun. Eh, ang problema, kuya mo ko'y single, so, No stopping. Ayan, kaya sa mga single dyan, baka naman, kuya mo po, yan dito lang. Oh, shout out. Hindi niya naghahanap. Text niya. Nag-iintay yan ang narating. Inmax. Hindi na kumuha, inmax. So, yun. Shout out mo naman yung mga nasa puso mo dyan. Ay, nasa puso ko? Yes. Wala pa eh. Si Papa Jesus ang nasa puso ko. Bahala kayo kung maniniwala ka, pero yan ang totoo. Mukha lang ako nagluloko, pero... Nagluloko nga kayo naman. Pwede rin. Kita nyo, review ito pero naging comedy. Kasi ganyan po talaga yung dating channel ko. Comedy rin konti. Pero ano eh, kasi medyo may konting mabilis pa tapos kaya iniwasan ko. Gusto ko maging good example sa mga bata. Yes. Wow! Heavy man! Parang totoo! So ayun, hanggang sa susunod, meron pang isa. At try natin review yung radio. Sakali doon, baka mas seryoso na ako doon. Okay. Kasi, alam nyo, i-review natin yung Tagaytay, tinggi sa amin. Yes. Okay. Ayan, maraming salamat saan mang kayong lugar. Saan mang kayong panig ng mundo, mga kababayan kong Pilipino, mga foreigner dyan. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Kami po ay nagpapaalam. At hanggang sa muli,
sa mabaybay kayo sa channel niya. Anong channel mo to? Ako si MD Vlogs. Hanggang sa muli, Pilipinas! Mahal ka namin! Inang bayan!